buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Napapagod din ako! Dahil tao lang ako! Diyos lang ang hindi napapagod at walang hanggan! Tao ako! At kahit ang pinakamalakas na tao, nanghihina rin! Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit ang pinakamalakas na tao ay nanghihina rin. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Bukas. Girl! Ang galing-galing mo! Oh my gosh! Totoo ba? Oo! Para ka talagang totoong flight stewardess. Talaga? Ano, nakunan mo ba ako ng picture? Ay, oo nga pala. Oh, ay, check mo. Oh, oh. Ay, malayo. Kunan mo ako ulit. Bilis. Oh, sige, sige. Kasi mag-a-announce na ng winners. Kailangan mo na magbihis at bumalik sa stage. Oh, sige, 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 sige. Oh, pause ka lang maayo. Okay. Hawakan mo yung handle ng maleta. Ah, ganito? Yan! Mm. Oh, smile. Alright. Patingin. Oh, diba? Parang totoo. Woo! Oh, ano, diba? Bagay na bagay sa iyo ang ganyang costume. Hindi lang ito costume. Ano sabi mo? Pangarap ko to. Pangarap? Ano? Pangarap ko ito ang maging stewardess. Iya, yung payong mo. Baka makalimutan mo na naman. Saan yung sinabi, tinay? Sabi, ewan ko! Bakit ako tatalungin mo? Hindi naman ako gumagamit niyan. Boy! O, ikaw naman, Tantan. Yung uniforme mo, ibutonis mo ng maayos. Boy, kailangan ko lang magbayad ng tuition ngayon. Ay! Eh, kasi... Tantan! Oh. Ito na yung pang tuition mo, oh. Yes! Ate, salamat, ha? Oy, siguraduhin mo ibabayad mo yan sa accounting, ha? Oo naman. Nangalay ang binte, balakang at pangako. Para lang kitain ng perang yan. Oo. Abay, mukhang nanalo ka sa pageant kagabi, Amura. Ha? Sama ng Diyos, Nay. May tira ka pa ba dyan? Oh, may bibiling kasi akong project. Ay, oo nga pala. No, isang araw ka pa nga pala nagsabi, ah. Teka. Oh, 1.5 na lang itong pera ko. Budget ko na sa pamasahe ang tira. O, di bale? Ate, ayos lang kung wala. Oh, 500 yan. Salamat. O, Nay, aalis na ako. Nay! Aalis na kami. Tara na, Tantan. Te, oh, Nay. Mag-iingat kayo. Opo. Siya, sige, sige. Nay, yung pambayad sa kuryente na ibigay ko na sa inyo nung isang araw, ah. Oh. Yung sa tubig, mamaya na lang. Sasweldo naman ako sa clinic ngayon, eh. Oo, na. Sige, sige. Oh, sige, maliligo na ako. May tutorial class pa ako ngayon, eh. Ay, asan nga pala si Kuya Dindo? Aba, ilang araw ko na hindi siya nakikita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tatabi ko na itong pambayad ni nanay sa tubig.
Tapos, eto, ay, si Renz tumatawag. Hello? Amor. Oh, bakit? May humihingi ng number mo. Bakit? Racket ba yan? Hindi. Love life. Thanks, but no thanks. Ano ka ba? Racket lang ba ang importante sa'yo? Hindi. Pamilya ko ang importante sa akin. Kaya kailangan ko maraming racket. Ay, naku. 25 anyos ka na. Kung puro racket ang iisipin mo, baka hindi ka lang makapag-asawa. O, ikaw na nagsabi ha, 25 anyos pa lang ako. Eh, bakit iisipin kong pag-aasawa? May iba nga eh, 40 anyos na wala pang asawa, pero hindi na mong problema. Ah, basta, ibibigay ko sa kanya ang number mo. Subukan mo lang. Baka bukas eh, hindi ka na sikatan ng araw, ha? Ay, grabe oh. DZRH? Ay, naku, kilala mo ako, Renz. Wala akong panahon sa ibang bagay maliban sa paghahanap buhay. Lahat, manok ang ulam natin ngayon. Baka bukas, mangitlog na ako nito, ha? May tinolang manok, may ginataang manok, at may fried chicken na manok. Fried chicken na manok, ha? Uh-oh. Eh bakit? May fried chicken bang baboy? Nanalo kasi sa sabong ang kuya mo at yung mga barkada niya. Wow, talaga, kuya? Oo. Ah, kaya ba wala ka ng ilang araw? Dumayo ba kayo? Oo. O, eh, magkano naman ang napanalunan yung pera? Hinati-hati raw nila ng mga barkada niya. Kaya ang natira, pamili ng bigas. Mabuti, may natira. Kailan uli kayo magsasabong? Hindi ko alam, Nay. Saan ka naman kumuha ng pamusta mo? Ha? Wala ka namang manok, di ba? Pero may hati ka sa nakuha ninyo. So, ibig sabihin, may itinaya ka. Saan galing? Hiniram. Ha? Hiniram niya yung manok ng chububoy mo. Hiniram? Pwede ba manghiram ng manok panabong? Ay, oo naman, pwede. Eh, depende sa usapan yun. Buti pumayas si Chong na brown out! Ay, ano ba yan? Brown kung kailan naman tayo kumakain, oh. Eto, pinitignan ko sa may bintana. May ilaw naman ang kapitbahay natin, oh. Ano? Oo nga! Eh, bakit tayo wala? Eh, baka may problema sa linya. Eh, kasi nga, madalas magka-problema ang linya natin. Nay! Hindi kaya naputulan tayo? Uy, tandaan, ano ka ba? Bakit? Paano tayo mapuputulan? Eh, nagbayad na si nanay noong isang linggo pa. Di ba, Nay? Ha? Hindi nakabayad si nanay sa ilaw, Amor. Bakit, kuya? Eh, Kwan, ay kasi, Amor. Huwag mo sabihing itinaya mo sa sabong ang pambayad ng kuryente! Lasing ka na. Tama na yan. Diba, sabi ko sa'yo, may naghahanap ng numero ko. What? Hmm? Wala na. Wala na agad? Hindi, walang unahintay. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang pag-interesahan kasi wala kang oras sa mga kakornihan, no? Sayang. Sayang talaga. Baka may mahanap ko, Leo. Gusto, mayaman, mapera, may bahay, may sasakyan. Yung magbubuhay doon niya ako kapag ngayosawa ko siya. Ganun. Teka nga, bakit ba? Ano ba nangyari sa bahay niyo at naglalasing ka ng ganito? Eh, hindi ka naman lasinggera, pero alam ko, kapag may problema ka, umiinom ka. Na, wala akong problema, Renz. Masaya ako! Masayang masaya! I have the best family in the world! Uy! Uy! Huwag ka sumigaw, pinagtitingin tayo ng mga tao. I have the best! Thank you.
natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate? Ate? Ayos ko lang daw. Suka ka ng suka. Nabigyan mo nga ako ng maligamgam na tubig sa basa, please. Ate ka lang. Sakit na ang ulo ko. Oh. Ayan. Ate, sorry nga pala. Sorry, saan? Alam ko kasi yung ginawa ni Kuya, pero hindi ko sinabi sa'yo. Ayos lang. Huwag mo na isipin yun. Eh, paano tayo? Wala tayong kuryente. Ako na ang bahala. Sorry talaga. Alas 7 na eh. Bakit nandito ka pa? Umilis ka na. Baka mahuli ka na sa klase mo. Oh, sige. Iya. Oh. Huwag kang magbubulakbol, ha? Oo, ate. Hindi na gusto itong uniform kong isusuot, ah. May kuryente na tayo. Oh, talaga, Nay? Oo, nakabayad na ako kanina. Eh, saan galing ang pera? Sa tutorial ng ate mo. Ah, buti naman, Nay. Eh, kasi yung hiya na akong pumasok na parang abuli ng plancha ang suit ko, eh. Siya nga pala, Tantan. Bakit po? Ano to, ha? Ano? Hala? Ano to? Bakit nasa inyo yan? Nakuha ko to sa bulsa ng pantalon mo! Gumagamit ka ba niyan, ha? Bakit may ganyan ka? Nay, wala ako! Ano? Papaswerte lang daw ito. Anong papaswerte? Binigay lang ito ng barkada ko na. Hindi naman sa akin ito, eh. Ikaw, ha? Kapag nalaman ko may ginagawa kang kataranta, doon makikita mo sa akin. Wala po akong ginagawa, Nay. Ano ba naman kayo? Pinag-aaral kayo ng ate mo. Kaya umayos kayo! Nay! 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 Si Kuya nilalamig daw pero ang init ng katawan. Ano? Bakit? Inaapoy siya ng lagnat. Ano? Dindo! Nay! Dindo! Nay, kumuta niyo ako. Nilalamig talaga ako. May kumot ka na eh. Naminginig ako. Hindi ko makontrol. Oh, Diyos ko! Ano ba nangyayari sa'yo? Nay! Dali na natin si Kuya sa ospital. Eh, wala tayong pera! Eh, baka kung anong mangyari sa kanya? Friends, ano ba ito? Kasal o binyag? Kasal at binyag. Sabay. Ah, okay. Sinabi mo ba kung magkano ang charge ko as event host? Oo naman. Sabi ko 5K. Ayos. Salamat ha. Ang dami mong binibigay na racket sa akin. Oo. Dahil yan lang ang kaya kong itulong sa iyo. Pero Amor, hindi ka ba napapagod? Saan? Sa trabaho mo. Wala naman trabaho hindi nakakapagod, di ba? Kahit na. Ang dami mo kasing trabaho. Sa umaga, nagsitutor ka. Sa hapon, assistant ka sa klinik. Tapos, tumatanggap ka pa ng mga racket. Gaya ng pag-host at minsan, sumasali ka pa sa mga pageant. Hindi ko naman ginagawa mga yan ng libre. May bayad naman ang lahat. Kaya, bakit pagod ang iisipin ko? Sa bagay. Ay, teka, may tumatawag ah. Si Iya? Bakit kaya? Hello? Ate, si Kuya sinugod namin sa ospital. Punta ka na rito ngayon na. Ano? Bakit? At ngayon,
Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Diyos ko! Ano na mangyayari sa kuya niyo? Nay, kalma ka lang. Baka mami, ikaw naman atakin. Alam mo namang high blood ka rin. Iya? Ate! Uy, ano nangyari? Dengue daw ang sakit niya, kuya. Tapos kailangan niya ng salina ng dugo. Ako? Ako na magdo-donate ng dugo. Ha? Amor, ang kuya mo. Nay, maupo ka lang dyan. Ako nang bahala dito. Iya, samahan mo ko. Magpapakuha ako ng dugo. Ilang bag daw ba ang kailangan? O, Dindo, kumain ka, ha? Para lumakas ka agad. Ayoko, nanay. Ano ba? Kuya? Kuya, kailangan mo magpalakas. Oo nga naman, Dindo. Sana hinayaan nyo na lang ako, eh. Wala naman akong halaga sa pamilya natin. Pabigat lang ako. Dindo! Gagawin mo pa kami kriminal? Isa pa, mas mahal mamatay, kuya. Alam mo ba kung magkanong kabaong ngayon? Hoy, amor! Kahit pala mamatay ako, pabigat pa rin ako. Ay, ikaw ang nagsabi niyan. Oh, tama na, tama na. O, kumain ka pa, oh. Sa subo Nay, pa. Oh. Aalis na ako, Nay. May trabaho pa ako, eh. Baka makalabas ka na bukas, kuya, ha? Kaya magpalakas ka. Amor. Hmm. Salamat, ha? May bayad yan. Ha? Aalis na ako. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Naku, ano ba? Nasa na si Rins? Malilate na ako. Patapos na raw ang seremonya sa kasal. Dapat ganitong oras, bumubiyahin na ako papunta sa reception, eh. Girl! Ay! Hoy! Kala ko, engineer mo na ako. Sorry, may ginupitan pa kasi ako, eh. Mm, patingin nga. Ano ba, kasya ba sa akin yan? Oo, kasya yan sa'yo. Teka. Hmm, ayos. Kasya nga. Oh, akala ko ba bibili ka ng bagong heels? Dapat mag-invest ka sa mga ganyan kasi palagi kang gumagamit ng mga yan sa mga racket mo. Ay, alam mo namang nagkasakit si kuya, eh. Alam nga namang may bago ako sapatos, tapos yung kapatid ko bulok na sa ospital. Okay, okay. Sige, sige. Gora na. Baka malate ka. Salamat, Trens, ha? You're the best. Salamat. Mahubad ko na yung sapatos na to na nakakangalay sa binti. Sinong... Ben! Kakauwi mo lang? Oo, sir. Bakit? Alas 10 na. May tinapos kami ate ng groupmates ko. Anong tinapos nyo? Project. Anong project? Sa humanities, ate. Anong project? Sa humanities nga. Tantan? Nay. Oh, Nay. Oh, gabing-gabi na. Abay, magbisikit, nagapunan. Nagapunan ka na ba? Ha? Pangaw. Gutom na nga ako, Nay. Meron pang tira doon sa kusina. Sige na, kumain ka. Opo. Nay, palagi ba siyang ganitong oras umuwi? Hindi naman. Baka nagiging pasaway na yan si Tantan, Nay, ha? Hindi. Ako na ang bahala sa kanya. At teka, kakauwi mo lang, ah. Kumain ka na ba? Kumain na ako dun sa kasal, Nay. Alas 6 yung seremonya, tapos ang dami pa mga post-nap na kung ano-ano. Kaya ang tagal. Oh, sige na.
Magpahinga ka na. May trabaho ka pa bukas. Susoli ko na itong sapatos kay Renz. Buti pa, ibili ko na ng bagong sapatos to nakuha kong talent fee kahapon. Ay, mahaba na naman ang araw ko ngayon. Mananalangin muna ako. Lord, ikaw nang bahala sa akin. Bigyan mo ko ng lakas para magawa ko ang lahat ng... Ate! Oh! Hingin pa masahe. Nasa ibabaw ng divider! Thank you! Lord, bigyan mo po ako ng lakas para magawa ko ang mga kailangan kong gawin ngayong araw. Bigyan niyo rin po ako ng... Oh! Ayun lang nitong pari mo, ha? Baka kasi umulan mamaya, eh. Sige. Bigyan mo po ako ng payong, ng katalinuhan at kakayahan para magawa ko ng maayos sa mga obligasyon ko ngayong araw. Amor? Ano pa yan? Hindi matapos-tapos ang pagdarasal ko. Iyon na po muna, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amor! Sandali lang po, Nay! Oh, Nay, bakit po? Juan, may babayaran tayong utang sa tiyalumin mo. Utang? Oo, yung pinandagdag natin sa pambayad sa ospital. Ay, oo nga pala, no? O sige, ibayad niyo na po ito. May pera ka ba? Meron pa naman po. Ibayad niyo na po ito. Buti na lang sinabi niyo kaagad, nakalimutan ko eh. Sige siya. Bakit? Mukhang may paltos yung paa mo. Oo, medyo masikip po kasi yung sapatos ko eh. Ayan nyo na, mawawala rin po yan. Busy ka, kaya ako na pumunta sa'yo. Ilan linggo na tayo hindi nakikita? Sorry, ang dami kong ginagawa eh. Palagi naman eh. Nag-iipon kasi ako. Nag-iipon ka na naman. Palagi mo sinasabi yan pero wala ka naman naiipon. Drawing lahat, girl. Hindi, totoo na talaga ito ngayon. Ay, bakit ka naman nag-iipon this time? Dati sabi mo mag-iipon ka kasi gusto mong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Eto. Ilang taon na ang lumipas, hindi ka pa rin natutuloy. Hindi, kasi may plano akong gawing business. Wow! Gusto mo na rin maging businesswoman ngayon. Oo! Nauuso kasi yung mga pa-order-order online ngayon eh, kaya gusto ko rin i-try. Maliit na puhunan lang naman ang kailangan ko. Anong ipapa-order mo? Desserts. Ay, nga pala. Diba? Magaling ka gumawa ng mga desserts, diba? Oo. Naalala ko yung ginawa mong gelatin dati. Wow, winner! Pero maliit lang ang ref namin eh, tapos luma na. Binili pa yun ang tatay ko nung nagtatrabaho pa siya. Sumalangit na nga ang kaluluwan niya. Kakayanin ko kaya, halimbawang marami ang umorder. Subukin mo muna. Sige. Ay, sino ang gagawin mong taga-deliver? Alam nga namang ikaw pa rin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sige, pwede naman. Sure ka na dyan, kuya, ha? Maayos mo ba yung bisikleta mo? Ano? Magbibisikleta lang ako sa pag-deliver? Baka naman hikain ako niyan. Ay, oo nga pala, may hika ka nga pala. Kuha ka ng motor. Ha? Kuha ka ng motor. Wala pa akong pang down payment eh. Madiskarte ka naman eh, kaya mo yan.
Tulungan mo kaya ako, kuya? Ano naman ang maitutulong ko sa'yo? Eh, hindi ka na ba talaga sumubok ulit na maghanap ng trabaho? Mahina nga ang katawan ko eh. Mahina ang puso ko. Palagi akong bumabagsak sa medical. Ayun, no? Ito na naman. Parang sinisumpong na naman ako ng ika ko eh. Paano mo makakahanap ng trabaho? Sige, di bali. Ako na nga ang bahala. Kung motor, kaya ko mag-deliver. Tutulungan kita sa plano mo. Matagal na ako nagpaplanong mag-ipon, pero wala ako naiipon. Iilan pa lang itong naitatabi ko. Ni hindi man lang ito makasasapat sa down payment ng motor. Bigyan mo pa ako ng maraming racket, Lord. Kailangan kong makaipon. Kailangan makaahon kami sa kahirapang ito. Hindi ka pumapasok ilang araw na? Wala kaming pasok eh. Maniwala ako sa'yo. Para namang hindi pareho yung eskwelahan natin. Wala nga kaming pasok. Promise. Sabi ni ate, huwag ka magbubulakbol. Andito nga ako sa bahay. Paano mo na sabing nagbubulakbol ako, no? Kung may pasok ka, tapos nandito ka sa bahay, imbis na nandun ka sa eskwelahan, pambubulakbol pa rin yun. Susumbong kita, bahala. Ate, sandali lang. No! May talong lang ako eh. Ano nga? Dali! Magre-review pa ako eh. Ate, kapag ba... Ano? Kapag ba ang babae... Ano? Kapag hindi inaabutan lang yung buwan ng dalaw... Oh. Buntis ba siya? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi may mga babaeng irregular yung buwan ng dalaw. O bakit mo naman itatanong yan? Wala naman. Curious lang ako. Magtapat ka nga sa akin. Nang ano? Nakabuntis ka ba? Sinasabi ko na nga ba? Ay, tama na! Pinagsabihan na kita! Pero hindi ka pa rin nakinig! Nay, andyan na yan eh. Ano pa ba magagawa natin? Ay, hindi ko naman alam na mabubuntis siya eh. Sabi nila, kapag gumamit ng protection... Tuhibigad yun! Paano na yung pag-aaral mo, Tantan? Tsaka, anong sasabihin sa'yo ng nanay ng girlfriend mo? Papalindigan ko naman yung bata. Oh. Tsaka ate, mahal naman namin ang isa't isa. Ikaw talaga. Hindi ka nag-iisip. Bakit may dito? Bakit? Ay, nako, Amor. Nasa labas pa ako. Naririnig ko na yung mga boses nyo, lalo na kayo, Nay. Diyos ko. Ate. Ay, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Ang alin? Nay! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit? Ano ba talaga kasi ang problema? Ate, kasi... Nakabuntis si Tantan. Ate, sorry eh. Hindi ko naman sinasadya eh.
I'm sorry talaga, ate. Naka, naka ano? Nakabuntis! Nakabuntis kung pasaway mo ito. Tama na. Tama na. Naka, Diyos ko. Atakihin ako lang mula sa oras na sa batang to. Nasaan ang nabuntis mo, Tantan? Sorry. Sorry na talaga, ate. Tumayo ka, hindi ako santo. Para luran mo. Ate, pasensya na. Sabi ko, nasaan yung nabuntis mo? Nandun sa kanila. Hindi pa alam lang na mga magulang niya eh. Magbihis ka. Magbihis? Ayoko inuulit ang sinasabi ko, ha? Oo, ate. Amor, anong gagawin mo? Magbihis ka rin, Nay. Ha? Pupuntahan natin yung magulang ng nabuntis niya. Pero... Kahit bugbugin mo yan ang bugbugin, hindi na mababagong lahat. Nangyari nang hindi dapat mangyari. Kaya dapat ng panagutan ang ginawa niya. Sorry, girl. Pinaghintay kita. Ayos lang. Magpapagupit ka ba talaga? Oo. Iklian mo. Hanggang bewang ang buhok mo. Gano'ng kaikli ang gusto mo? Hanggang sa maputol ang lahat ng mga negatibo nangyayari sa buhay ko ngayon. O, hindi kakalbuhin kita. Ikaw ang kakalbuhin ko. Gusto mo? Eh, Diyos lang. Tulong mo? Ano naman ba nangyayari sa bahay niyo? Alam mo, tala pa ng kwento ng buhay mo, mga drama sa radyo. Ay, nako. Ah, gusto mo na rin ba magpakulay para magkaroon naman ng kulay ang buhay mo? Sige, ano bang bagay sa akin? Yung ash brown. Oh, sige. Huwag ka pag-alala, 20% discount na bibigay ko sa'yo. Hoy, sabi mo libre, kakalbuin talaga kita. Biro lang. Puro ka biro. Gupitan mo na ako nang matapos na. May racket pa ako eh. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, Tantan, mula ngayon mag-aral ka na maglaba, ha? Dahil kapag nanganak si Jingjing, ikaw ang maglalaba. Opo, Nay. Ano ro ba ang kasarian ng anak niyo? Eh, hindi pa naman po daw makikita, sabi ng doktor. Ganun ba? Ay, Nay. Paano nga ho pala kapag nanganak na si Jingjing? Saan kami titira? Eh, di sa kanila. Ate. Ah, bakit? Gusto mo ba rito sa bahay? Sa tingin mo, kakasya kayo rito sa muting barong-barong na to? Pero, ate, hindi ko kasi kasundo yung tatay niya. Eh, kahit nung pumunta tayo sa kanila noon, hindi ba nahalata? Parang kulang na lang. Lamulin niya ako eh. Eh, magtiis ka. Kasi yan ang ginusto mo. Ate, tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral. Tapos ano gagawin mo? Magtatrabaho. Ah, sa tingin mo madali makahanap ng trabaho ang undergrad na kagaya mo? Eh, pero saan kami kukuha ng mga panggastos namin? Kapag nanganak na si Jingjing. Yan! Yan ang dapat mong inisip bago ka nagpatalo sa kapusukan mo. Ate... Ang estudyante nag-aaral. Hindi kung ano-ano ang inaatupag. Ate... May panahon ang lahat ng bagay, Tantan. Sana natuto kang maghintay sa tamang panahon. Sesarian. Bakit? Isisesarian daw ba yung girlfriend mo? Eh, baliktad daw kasi yung posisyon ng bata eh. Ako, sinong gagastos niyan? Yung mga magulang niya ba? Naku, ang mahal nun. Hindi kaya ako pwedeng
Humiram kay ate. Anong hihiramin mo pera sa kanya? Halos hindi na nga nagkakasya sa lahat ng gastusi dati. Paano kaya? Isang bulan lang. Kabuan na lang ni Jing. Kaya naman yata nung pamilya niyang tustusan siya, di ba? Hindi naman sila mayaman, ate. Uy, kung ganyan, di magsabi ka na talaga kay Ate Amor para matulungan ka. Naku, natatakot ako eh. Baka kasi, baka galitan na naman ako noon eh. Eh, kesa naman sabihin mo yan kapag oras na. Magkano? Hoy, Tantan! Saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Ate, I'm sorry. Pinilit naman ni Jingjing na mailormal yung panganak niya. Eh, ala, kaso hindi niya kinaya eh. Kulang pa yung perang laibayad namin sa ospital. Wala raw makakuna ng pera ang pamilya niya. Pag hindi kami nakabayad sa ospital, hindi makakalabas ang mag-in ako. Ay, naka! Napakapraning ako sa'yo. Sorry, sorry talaga. Alam ko naman, may magagawa kang paraan eh. Kaya please naman, tulungan mo ko, ate. Nagmamakaawa ako sa'yo, ate. Sabi ko sa'yo, huwag mo ko luluhuran eh. Ate. Sa Diyos ka lumuhod, dahil siya magbibigay sa'yo ng pangangailangan mo at hindi ako. Ay ipon ka na naman pala. Ang tagal humaba ng buhok ko. Papagupit na naman sa anak ko eh. Uminom ka na lang. Hmm? Yun naman ang ginagawa mo kapag may problema ka, diba? Wala akong pambili ng alak eh. Oh, nga pala. Ay, Rins. Malit na lang kaya tayo ng buhay. Oh, sige, sige. Kung ako ang magiging ikaw, magjojowa ako ng marami. Hindi ko sasayangin ang buhay ko, no? Bakit naman kailangan marami? Siyempre! The more, the merrier! Ako naman, gusto ko maraming pera. The more, the merrier! Ano ba yan? Kakagulat naman ang kulugat kidulat ngayon. Madalas kang humulan ngayon. May bagyo ba? Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dindo, mabuti pa bumili ka ng kandila at mga dilata ha. May pera pa naman ako dito. Mukhang malakas tong bagyong parating eh. Oo nga raw, Nay. Eh, akin na po pambili. Oh. Oh, ito. Bilisan mo lang ha. Baka abutan ka sa daan ng malakas na ulan. Oh. Paano itong bahay natin, Nay? Marami pa naman tumutulo dito. Eh, baluwatin natin yung mga gamit para hindi mabasa. Sige na. Sinatantan, kumusta na kaya yung mag-iina? Mas maayos naman yata yung buhay ng pamilya ni Jingjing kesa sa atin. Kahit na. Alam mo naman ang bagyo, wala naman sinasanto. Tatawag na lang yung si Tantan kapag may problema sila doon. O, siya nga pala, si ate, anong oras kaya uuwi? May payong naman lagi yun eh. Laging handa yung ate mo. Buti na lang, may ate kaming kagaya ni Ate Amor. Kung wala, paano na kaya tayo? Paano na tayo? Ay, baka namatay na tayong lahat sa gutom. Napasyal ka. Kumusta kayo rito?
Eh, ayos naman kami, ate. At least, nakakatulong namin yung bedan ko na mag-alaga ng bata. Hmm, nakangayayat kaya ta. Eh, madalas kasing puyat, ate. Hmm, dinala kita ng mga prutas. Ha? Para sa akin to? Sa inyo, ni Jingjing. Ako, salamat. Oh, tapos sinapadaan din ako sa ukay-ukay. Binila kita nitong tatlong t-shirt. Wow! Wow! Talaga, ate? Oo! O, ikaw na lang maglaban ng mga yan, ha? Oh, salamat! Salamat! Eh, paano nga pala yung pag-aaral mo? Baka makapasok na ako sa susunod na linggo. Ay, mabuti naman. O siya, sige, alis na ako. Ha? May bagyo raw. Baka abutan ako sa daan. Sana itong nahihigaan ko. Ate! Ate! Si Iya. Ate, pinapasok na ng bahay natin. Ha? Ha? Oh. Ay, Diyos ko! Apat na pala sinihigaan kong tubig! Dali! Ate, dali! Lumabasa tayo rito! Dali! Sandali! Sandali! Ang gamit ko! Mo! Umangit pa yung tubig! Oo! Oh. Sikuya! Sikuya Dingo! Sinihira ko na aking sabi! Dito na tayo umakyat, pagkunta sa bubong! Bakit sa bubong? Ang kasa ng tubig sa labas! Ano? Dindo, hanggang kailan tayo rito sa ibabaw ng bubong? Ay, madilim eh. Hindi tayo maaaring tumawid papunta sa ibang bubong. Kasi hindi natin makikita ang apakan. Maitim pa naman ang tubig pa nga. Ay, nilalamig na ako. Tiisin mo, Iya. Hindi pa tayo pwedeng tumawid. Parang naninigas na yung papa ako. Halika-lika rito. Dito ka sa akin. Dito ka sa likod ko. Para hindi ka gaano hinahagip ng malakas na hangin. Ayaw, kapag hindi na tayo nakaalis dito. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nangangatog na yung tuhod ko sa lamig. Kailangan natin tiisin to. Kapag kumalman ang bagyo, maaari na tayong lumipad. Diyos ko! Iya! Oh, Diyos ko! Ano po? Kuya Dindo! Tulungan mo ako! Nimatay siya. Teka, tatakpan ko na ang kumutang katawan niya. Namumutlay na siya! Iya! 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 Gumising ka! Gumising ka, Iya! Iya! Oh, Diyos ko! Lamig-lamingan ang katawan niya! Iya! Oh, Diyos ko, anak ko! Iya! Anak! Anak! Gumising ka! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tulong! Tulungan niyo ang kapatid ko! Iya! Tulungan niyo ang kapatid ko! Nahimatay siya dahil sa sobrang lamig! Tulungan niyo na ba ang kapatid ko! Tumawag kayo ng ambulansya! Amor, bahang-baha! Walang makapasok na sasakyan dito ngayon! Kung yung umanip ka na paraan, kailangan natin madala sa ospital si Iya! Tulog na muna kayo. Ako nang magbabantay kay Iya. Buti na lang na agapan pa siya. Kung hindi... Huwag niyo nang isipin pang isang bagay na hindi naman nangyari. Agbay na kayo. Uuwi muna ako sa bahay. Sige, kuya. Tingnan mo muna kung ano na nangyari sa mga kagamitan natin doon na nalubog sa baha. Sige. Nay, tulog na muna kayo. Oo, sige. Ikaw din. Babantayan ko si Iya.
Baka magising, tapos tulog tayo pareho. Ah, sige. Well, you know, ako nga alalahanin. Ate? Iya? Iya? Nanay? Oh, buti naman, nagising ka na. Buhay pa ba ako? Oo! Narito ka sa ospital. Kala ko mamamatay na ako. Iya! Tahan na, anak. Tahan na, buhay ka. Takot ako kanina. Pakiramdam ko, lalamunin na tayo ng ba? Wala na akong ibang maramdaman. Kundi ang lamig kanina. Ligtas ka na. Kaya huwag ka nang umiyak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kuya, lahat nalubog sa tubig ba? Wala na tayong pakikinabangan ito. Pati yung rep na binili ni tatay noon. Mga damit, lahat walang natira. Oh, yan. Sina nalay na yata yan, Kuya Dindo. Dahan-dahan, Iya, ha? Madulas. Ate. Kaya ko na naman. Ay, Diyos ko. Paano tayo matutulog ngayon sa ganitong uri ng bahay? Diyos ko. Ito na ba ang bahay natin? Lahat nasira dahil sa baha. Ay. Yung mga ipinunda na gamit ang tatay niyo, wala na. Wala nang natira. Ay, Diyos ko. Paano na tayo ngayon? Nay. Paano na tayo? Buhay pa tayong lima, Nay. Iniisipin mo. Huwag mo iyakan ng mga gamit. Kasi kaya naman natin makapundar uli ng mga ganyan. Imbes na panghinaan ka ng loob, kami ang tingnan ninyo. Buhay kaming lahat ng mga anak nyo. Papalad pa rin tayo, Nay. Iya, ikaw na munang bahala rito, ha? Nalaban ko na yung mga damit, pati iba natin mga gamit na maaari pang magamit. Ibilad mo lahat, total mainit na uli. Oo, ate. Hindi pwedeng hindi ako magtrabaho. Wala tayong kakainin kapag hindi ako nagtrabaho. Nalinis na namin ni Kuya Dindo yung loob ng bahay. Kaya mamayang gabi, dito na tayo matutulog. Hindi na sa evacuation center. Oo. Mula rito, babangon tayong muli. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ngayon natin higit na kailangan maging matatag. Nangalay ng balikat ko. Magpahinga ka muna kasi. Tuloy-tuloy na naman ang pagtatrabaho mo eh. Mula nung masalanta tayo ng bagyo, naging isa ka ng babaeng walang panga. Pahinga. 6 na buwan na rin ang nakakalipas mula nung tumama ang bagyong yun sa atin. Napakabilis na mga pangyayari. Sa isang iglap, nawala ang halos lahat ng laman ng aming bahay. Hindi lang kayo, no? Marami tayo. Pero ngayon, nakabangon na uli tayo. Lalo ka na. Pero halos hindi ka naman nagpapahinga. Kung ano-ano na ang pinapasok mong trabaho. Eh bakit? Ano masama dun? Marangal naman lahat ng trabahong pinapasukan ko. Alam ko. Pero amor, hindi
ka ba napapagod? Wala akong karapatang mapagod. Yung bunso nyo na may anak na, ikaw din ang tumutustos. Pati kuya mo nasakitin, ikaw din ang nagpapakain. Tapos pinaaaral mo pa si Iya. Ikaw din ang nagbabayad ng lahat ng mga bayarin nyo. Ang laki ng obligasyon mo. Grabe, no? Ganyan lang pala kasimple gawa ng summary ang buhay ko. Oo, dahil ang buhay mo, umiikot lang sa pamilya mo. Bakit? Saan pa ba dapat na umiikot ang buhay ko? Po. Kapag mag-e-enroll po ba ako, dapat full tuition fee na ang ibabayad ko? Ah, okay po. Try ko pong pumunta sa susunod na linggo. Salamat po. Ay, sa wakas! Makakabalik na ulit ako sa kolehiyo. Ate? Oh, Iya. Gagawa na kasi ako ng thesis ngayong SEM. Kaya lang, wala naman akong personal computer o kaya naman laptop. Pwedeng magpabili? Ha? Laptop? Mm-mm. Nag-canvas na ako sa mall. Merong 14K. Mura na daw yun. Kailangan mo ba talaga ng laptop? Eh, hindi ba pwedeng sa internet cafe o kaya naman eh, makigamit ka muna sa school nyo? Eh, mahirapan kasi ako eh. Kapag hindi ako nakapag-submit ng thesis ko ngayong academic year, hindi ako makakasama sa mga gagraduate. Ganun ba? O sige, didiskartehan ko. Salamat ate! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ba walang dumado ang jeep? Late na ako eh. Baka magsisimula na yung reception, wala pa ako. Doon na nga ako sa kabilang kalsada maghihintay ng taxi. Gosh! Yung tapon yung sapatos ko nasira! Ay! Teka! Nasa gitna pala ako ng kalsada! Tatawid muna ako! Ano ba yan? Ngayon ka pa talaga nasira! Paano ba to? May tumatawag. Hello? Opo, ma'am! Naku, ma'am, sorry. Hindi na po ako mag-e-enroll ngayon. Baka next year na lang po. Oo po. Salamat po. Ah! Umuulan! Wala pa naman akong dalampayong. Kailangan maghanap ako ng masisinungan ko. Mababasa ako! Ang sarap palang maglaro ng Mobile Legend. Oo nga! Madali lang palang matutuhang maglaro ng ML. Sabado naman ngayon, di ba? Mm. Bukas ka na lang magsimula sa thesis mo. Mm? Para makapag-relax ka naman kahit konti. Anong ginagawa nyo? Ate Amor? Eto, naglalaro ng Mobile Legend. Ate, bakit basag-basa ka? Nagpaulang ka ba? Tapos bakit bit mo yung sapatos? Naglalaro lang kayo? Oo. Ibinili ko ng laptop na yan yung ipon kong
mag-enroll pa sana sa college. Kasi ang sabi ni Iya, gagamitin niya sa thesis. Tapos ngayon, naglalaro lang kayo. Pati load niyan, ako bumili para gamitin mo sa thesis. Hindi para sa games na yan. Eh, bakit ka ba nagagalit? Bakit akala niyo ba itinatay ko lang ang pera? Ate naman, ano nangyayari sa'yo? Kahit bagong sapatos, hindi ako makabili. Iko, itong sapatos na to, mumigay na. Ngayong araw talaga kung kailan mag-host sana ako ng kasal. Kailangan ko bumili ng bago pero hindi ako bumibili. At pinagtsatsagaan ko yalintik na sapatos na to. Ate! Mula Lunes hanggang Linggo, nagtatrabaho ko para lang matustusan ang lahat ng pangangailangan natin. Sana naman pahalagahan niyo ang mga ipinupundar kong gamit. Sana gamitin niyo naman ang tama. Gamitin niyo kung para saan. Amor. Mabuti pa kayo. May panahon para manood ng pelikula. Eh ako, ang pahinga ko lang 2-5 oras na tulog. Pati pambili mo ng shampoo, Kuya Dindo, ako pa. Kahit pambili mo ng napkin, iya sa akin pa. Ate. Yung bigas, yung ulam, yung tubig, kuryente, lahat. Lahat sa akin. Wala na ako ibang narinig sa inyo, kundi ate pahingi. Ate Amor, pahingi. Eh, minsan hindi niyo man lang ako kinumusta. Hindi niyo man lang tinanong kung kaya ko pa ba. Bakit? Dahil akala niyo lagi ako matatag? Lagi lang ako malakas? Hindi! Napabago din ako! Nauubos din ako! Dahil tao lang ako! Hindi ako Diyos! Diyos lang ang hindi napapagod! Diyos lang ang walang hanggan! Ako! Tao ako! At kahit ang pinakamalakas na tao, nanghihina rin! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Amor? Anak, kakain na. Ilang araw ka nang nagmumukmok dyan sa kwarto mo. Nay, hayaan mo na muna si ate. Bigyan na lang muna natin siya ng oras. Tiyak, lalabas lang siya kapag kaya na niya. Ano ba kasi ang pinag-awayan yung tatlo? Ako na pong bahala, Nay. Amor! Iiwan ko lamang dito sa labas ng pinto yung pagkain mo, ha? Kumain ka, anak! Na ako, Diyos ko. Habang buhay na pa akong ganito, magtatrabaho para sa ibang tao. Magbibigay na magbibigay sa iba hanggang sa wala na matira sa akin. Bakit ba ganito ang buhay ko? Samantalang yung iba, nagawa nilang tuparin ang mga pangarap nila. Bakit parang inapi mo naman ako, Lord? Unfair ka naman. Bakit ganito ang buhay ko? Lahat na lang ba kailangan kong paghihirapan bago ko makuha? Wala na bang naghihintay na ginawa sa akin? Wala na ba?
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano nangyari sa iyo? Saan ligo kitang hindi na ako kontak? Tapos, bakit maganyan ang itsura mo? May problema ka na naman ba? Amor, ayoko na rin. Ayoko na. Ayaw mo na saan? Pagod na ako. Amor, kalbuhin mo na lang ako. Ay, naku. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Puro ka trabaho. Kaya yan, napagod ka na. Puro ka bigay, kaya naubos ka na. Amor, isipin mo naman kahit minsan ang sarili mo. Ginagawa ko naman eh. Pero, pagdating ng oras, sinusuko mo rin naman kaagad. Lagi kang umaatras kapag para sa sarili mo na. Alam mo, hindi bagay sa iyong pangalan mo. Kasi ang kahulugan ng amor, pag-ibig, love. Ngunit lagi mo pinagkakait sa sarili mo pagmamahal. Vince, gusto ko na lang maglaho na parang bula. Ay, naku, amor. Bakit naman kasi ganito ang buhay ko? Minsan nagsisisi ako na naging matatag ako. Kasi nasanay yung mga tao na palagi na lang ako malakas. At wala akong karapatang maging mahina. Bakit gising pa kayo? Hinihintay kita. Sige na po, matulog na kayo. Amor, pwede ba mag-usap muna tayo? Pagod ako, Nay. Pasensya na. Asya, sige. Magpahinga ka na. Nay! Nasa kusina ako! Ah! Nay! Oh, si ate! Nagtrabaho, bakit? Eh, papakita ko sana sa kanya itong evaluation ng grades ko eh. Hmm? Bakit mo ipapakita? Matataas ba yan? Sinanay talaga! Hindi ko po ito ipakikita kay ate, amor, kung lahat ito bagsak. Hmm, siguraduhin mo lang. Nay! Walang ko na lang sa inyo, ho. Kayo na lang magbigay kay ate. Aba, mukhang tumaas ang mga grades mo ah. Eh, Nay, hindi lang kasi ako tinatamad mag-aral ngayon. Kasi may anak na ako eh. Kaya naisip ko dapat maging masinop na rin ako. Oh, ngayon, naiintindihan mo na kung paano ang buhay ng isang magulang. Alam niyo, Nay, blessing talaga sa amin yung baby na yun. Kasi pareho kami nagsisikap ngayon ni Jingjing. Mabuti naman kung ganun. Alam po ninyo, kapag nakatapos na kaming pareho ni Jingjing, may plano namin mag-abroad. Pagkatapos, ipipetisyon na lang namin si Kenneth. Ay, kadaming yung pangarap. Siyempre naman, ay. Libre lang naman ang mangarap, di ba? At gusto po namin patunayan sa inyong lahat na kahit pareho kami nagkamali, Lol, ginagawa naman namin ngayon na tama ang lahat. Oh,
pang tuition mo, Iya. Salamat, ate. May kailangan ka pa ba? Sorry, ate. Sorry? Saan? Kung palagi na lang ako humihingi sa'yo ng mga pangangailangan ko. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Pagod lang ako nung araw na yun. Kaya kahit simpleng bagay lang, pinalaki ko na. Kayaan mo. Kapag nagkaroon ako ng maayos na trabaho, susuklian ko ang lahat ng sakripisyo mo sa akin. Makita lang kita nakapagtapos. Sapat na yun sa akin, Iya. Ate. Sige na, umalis ka na. Baka maliit ka pa sa klase mo. Sige, bye. Ingat. Amor? Nay? Anak, Juan, may ibibigay sana ako sa iyo. Ano po yan, Nay? Eto, passbook. Passbook? Oo. Nagbukas ako ng bank account. Buwan-buwan hinulugan ko yan para meron kang pang-enroll. Nay? Alam ko gusto mo makapag-aral muli. Madalas din kitang nakita habang tinitingnan mo yung larawan mo na nakasuot ka ng pang-stewardess uniforme nang sumali ka sa pag-contest. Alam ko, mayroon kang pangarap, pero kinalimutan mo muna yon para sa mga kapatid mo at para sa amin. Inay, alam ko wala ka naiipon. Dahil panay ang hingi namin sa iyo at kahit para na lamang sa sarili mo, binibigay mo pa sa mga kapatid mo o kaya sa akin. Kaya ang sabi ko, ako na lang ang mag-iipon ng pera para sa iyo. Kukunti pa lang alaman yan. Pero siguro naman, maaari mo na yung magamit pang enroll. Pasensya ka na sana, anak, ha? Pasensya ka na. Kasi ang nanay mo hindi nakapag-aral. Kaya walang maayos na trabaho. Mahina rin sa diskarte. Hindi kagaya mo. Kaya hindi kita matulungan. Pasensya ka na rin kung nakakalimutan namin kumustahin ka at tanungin kung kaya mo pa ba. Kasi lahat kami sumasandal sa'yo. Kaya hindi imposibleng dumating ang panahong gaya nito. Nababagsak ka na. Pero nakikita namin lahat ang mga pagsisakripisyo mo para sa amin. Alam namin hindi biro ang hirap na tinitiis mo para lang maitaguyod ang pamilyang ito. At dahil doon, labis kami nagpapasalamat. Kapag nakapagtapos na si Iya, gawin mo na ang gusto mo, anak. Tuparin mo na rin ang sarili mong pangarap. Siya na ang bahalang tumulong kay Tantan. Panahon na para unahin mo naman ang sarili mo, amor. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wow! Hindi ako makapaniwala, Rips! Halata nga. Kanina mo pa tinitingnan yung listahan ng mga subjects mo. Mula next week, may pasok na kami. Oh my gosh! I am so excited! Girl, ang saya-saya ko for you. Thank you! Sa wakas, magiging estudyante ka na uli. Ang tagal-tagal ko ng pangarap ito. Oh, wag ka naman mag-assume ng sobra, ha? Tandaan mo, mag-aaral ka muna. Hindi ka pa magiging stewardess. Oo, pero papunta na rin doon. Naiintindihan ka naman ng pamilya mo, eh.
Ikaw lang kasi itong hindi nagsasabi kahit nahihirapan na. Hindi ka nagsasalita kahit nasasaktan na. Mas huwag ganun. Hindi lahat ng tao nababasa kung anong iniisip o nararamdaman mo. Communication is the key. Pambayad po sa kuryente, oh. Huwag na, amor. Kuya Dindo? Ako na magbabayad simula ngayon sa kuryente at tubig. Eh, bakit? Ang ibig ko sabihin, may trabaho ka na ba? Ay, oo, amor. Ipinasok ng tiyo mo dyan sa opisina ng bus. Oh, talaga, kuya? Oo. Oh, kaya kahit pa paano, makakaluwag-luwag ka na. Pasensya ka na, ha? Ngayon lang ako nagkalakas ng loob na magtrabaho. Palibasa, natakot ko noon sa medical check-up nang malaman kong mahina ang katawan ko. Kaya matagal din akong naging pasanin mo. Samantalang, ako pa ang panganay sa atin. Kuya, hindi ko naman iniisip yan eh. Ang gusto ko lang, maibigay ang lahat ng pangangailangan natin sa pamilyang ito. Kahit wala na si Itay, gusto ko makita niya na buo pa rin tayo. At kahit napakarami natin pinagdaan ng unos sa buhay, nagawa pa rin nating mapagtagumpayan ang lahat. Ayan. Naisabit ko na. Nay? Oh, bakit? Ano ginagawa niyo? Ay! Sinabit ko yung frame mo, yung bang nagpakuha ka ng larawan sa unang flight mo. Ay, tingnan mo. Wow! Ang ganda ko dyan, ah. Ay, sa wakas. Natupad din ang pangarap mo, anak. Salamat, Nay. Salamat sa suporta niyo sa akin. Masaya kung makita kang masaya, amor. Nay! Ate! Kuya! Oh, Tantan! Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Eh, ate, kuya, anong gagawin ko? Kasi sabi ng papa ni Jingjing, pakasalan ko na raw siya dahil total magbe-20 anyos na naman daw ako. O edi, pakasalan mo na. Ate, wala akong pampiling singsing. Magkano ba singsing? Oo nga, eh, magkano? Minapili ka na bang singsing, Tantan? Kasi kung meron na, kami ng tatlo ang maghahati-hati para makabili ka na. Totoo, ate? Kuya Dindo? Ay, ewan ko sa'yo. Halika nga. Sasamahan kitang bumili. Ay, sasama na rin ako. Tara. Alam mo, masaya akong makita kayong ganito. Ako rin, Nenay. Akala ko hindi na darating ang ganitong pagkakataon na makakaahon tayo sa hirap. Abay, ako rin. Akala ko'y habang buhay na tayo magkikahos. Talagang mabait ang Diyos, Inay. Kahit minsan, akala ko hindi siya patas, pero paulit-ulit yung pinatutunayan sa akin na isa siyang mahabagin at mapagmahal na Panginoon na kayang baguhin ang ating mga sitwasyon at kayang ipakita sa ating may pangako ang bukas. Sumayin niyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapudutan ng magandang araw sa buhay, pinamagatang kahit ang pinakamalakas na tao ay nanghihina rin. Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala,
Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin, ang inyong lingkod at si Chiquit del Carmen Amor. Sa papel na Amor, nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang Bukas.